voice is you. You point yourself now. I want you to beat your chest and say, me. Merugati pemahami nak iyo. Ikaw, ako. Ganito ho yun, mga kapatid. Lumilingon ho ang Diyos, tumitingin ho siya sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa. Naghahanap ho siya, sino ho yung mahanap niya? Sino yung ma-pick up ho ng Diyos? Nakita ng Lord, ikaw. Nakita niya ako. Tayong lahat. Kaya nga, ang kanyang choice, ang kanyang pinili, ang gusto ng Diyos, ikaw talaga. After all, bakit nandito ka? After all, bakit sumusunod ka sa kanya? Alam ba ninyo na hindi tayo ang pumili sa Diyos? Siya po. Amen? Hindi tayo ang unang umimik kay Lord? Siya po. Amen? Hindi tayo ang humanap sa Panginoon, ha? Kasi palagi nating sinasabi yan, yun nung nakita ko si Lord, what are you implying? Did the Lord get lost? Hindi ho, ang Diyos ang nawala, tayo po. Sabi ni Isaiah, we were like sheep daw who were gone astray. Tayo yung nawala. Nahanap tayo ng Panginoon, kaya nga yung buhay ho natin. Hindi nga tayo perfecto, pero dahan-dahan nung chini-change ni God yung buhay natin. Kung may Bibles kayo, importante talaga na magdala mo pagpunta tayo sa church. I want you to please open your scriptures in the Gospel of Luke. I'd like us to start chapter 16. The actual reading will be beginning from 19 to 31. Okay, to be exact, I am about to share to us about the story, Jesus' story, about the rich man and Lazarus, or Lazarus and the rich man. Pero for the sake of time, I would like us to zero in 27 hanggang 29. Yung focus po natin, ano po? Yung key verses na gusto ko pong ibigay ko sa atin ngayong umaga ito, mula ho sa 27 hanggang 29. Lucas, this is eyes. Okay, nandiyan na po kayo. We start reading 27 from 29. I will lead us in the reading. Join me after. You please do with your eyes, and then I will audibly. I'll be reading, by the way, from the English Standard Version. Here we go. And Jesus said, or he said, then I beg you, Father, to send him to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets. Let them hear them. God bless the reading of this word. Tayo ay manalangin. Dibuho natin yung mga ulo natin. Pikit natin ating mga mata. Panginoon, salamat sa pagdala. Pero personal natin nabasa ho ang istorya ni Lazarus, no? At saka the rich man. Or at least, narinig ho natin. Ako po yung unang nagsilbi sa pari for 6 years, bilang 6 or 5 years, bilang altar boy bago ako tinawag ng Panginoon. Ilang beses ko na din ito naririnig noon, nung hindi pa akong personal na nakabasa ko sa Biblia. Patungkol si Lazarus at saka si, tawag nito yung rich man. Wala pong pangalan ng rich man, pero sabi ko dito talagang ini-explain na he was extremely wealthy. Kaya na po, huwag tayong dapat ma-confuse, mabahala, at saka ma-worry. Minsan, kinukumpere kasi natin yung sarili natin sa iba. Hindi natin sinasabi yan, ano? Sa mga kakilala ho natin, nandyan yan sa lobo natin. Pero huwag talaga, mga kapatid. Si Lord, hindi pa tapos po na gumagawa sa buhay natin. I-be-bless tayo ni Lord individually. Amen? Pero simula pa talaga nun, may mga mayayaman na talaga. At most of the time usually, no, hindi lahat, ano talaga, no, parang hindi nagbabago kasi hanggang ngayon, ganun yun eh. Yung mga mayayaman, masasama talaga yung ano, yung ugali, ano po, karamihan sa kanila, hindi ho lahat. Ito yung description ng Biblia. Si Lazarus, isa hong, ano, righteous man. Siya ho'y pumunta sa langit, ano po, yung langit nasa itas, siya ho'y tinangay ho ng anghel. He was carried. When carried, ibig sabihin yung lifted, ano ho. Pero si Lazarus, hindi, yung rich man pala, walang pangalan, when he died, sabi po, he went straight to Hades. Kaya may group of thoughts, may mga theologians, nagsasabi po na kuno daw, ang sabi ho dito, hindi lake of fire. This is not my topic.
But alam po niyo sa Biblia, merong limang klaseng impyerno. Pastor, anong ibig sabihin na? I don't have time to explain or explore this further. Pero this one is called Hades. This is the temporary punishment to where God places the lost souls. Hades, impyerno. But there is also that lake of fire. The Lord said na nire-reserve niya, piniprepare niya kay Satan, to his demons, and to all of those who disobeyed God. Pero they went in Hades. Yung tao daw, bumagsak. Kaya in-explain ng science, kulibig, na yung core daw, yung pinaka-ilalim hook ng planeta, ng Earth, is made of fire. Kaya nga lumalabas minsan, kaya nga may vulkano. Could it be that core in the middle of the earth is the same Hades? The Bible is not very clear on that, but it is how the Bible described. So evil itong rich man. Can you imagine, no? Si Lazarus talagang denied siya sa kanyang buhay. Na kahit yung kanyang pagkain araw-araw, iwala ho siya. Kawawa talaga. Righteous siya. Love niya si God. Kaya marami tayong question. Maybe one Sunday, I will explain to us, bakit ganun si Lazarus? May mga Kristiyano kasi satisfied na lang sa kanilang buhay. Pinipipray pa nila yun eh. Depende kasi yan sa faith natin. Sabi nila, Lord, kahit isang beses lang ako magkakain isang araw, okay na yun sa akin. Yun ang kanilang faith. And Lord, basta ako close lang sa iyo, alam po ninyo, ano yung hinihiling natin kay Lord? Yun ang binibigay ni God. Amen? Siguro ganun si Lazarus, ano? Tabale, sinyo, makin, dini, pelie, o masara, eze, manalagat yung rida, okay lang si Senyor, makinuha yung kasa, akilang yung tangkwan, ay tana, techo del dinio, vecinos, kwan, mal, kohtombre, okay lang si para kumigo, Senyor, basta koh yung kunote, basta si Murio, saliw kinamundo, kabagin yung tiempo, para sielo yung anda, Senyor, talagang pinupad yun ng Lord, sabi ng Bible. Yung sa last ni Lazarus, talagang pumarot siya sa langit, no? Pero kanyang buhay ba dito sa mundo? Alam po ninyo, sabi ni Lord sa John 10:10, Beloved, sabi ni Jesus Christ, I have come to give you life and have it more abundantly. Yung buhay na maganda, yung buhay ho na umaapaw ho ang biyaya ni Lord, hindi lang yung promise sa future. Promise yun ni Lord at present hanggang sa langit. This world, amen. Palapakan doon natin si God. Kawawa si Lazarus. Ha? Araw-araw siya huwag naghihintay at the mercy of the rich. Evil rich man. Yung mga kabataan, wala na nang ano. Ba't doon kayo sa likod? Dito kayo sa unahan. Nag-iso nakagwali si pastor. Hawa kayo doon sa likod. Dito kayo sa unahan. Hindi niyo gusto ang salita ng Panginoon. Okay. Praise God. He was at the mercy of this rich man. Nandun ho siya sa labas ng gate. Kung ano ho, naghihintay ho na yung ano ho, yung kanyang kapitbahay na rich, evil, maghugas ho sa kamay, tapos ang pinupunas ho ng kanyang kamay ho ay bread. Tinatapon ho yun sa bintana. Yun ang inihintay niya na yun ho ang ikakatch niya, kakainin niya. Kawawang Lazarus. At alam mo ninyo, ganun ho ang kanyang buhay araw-araw. 24/7. Kumakain ka ba at least 3 times a day? May snacks pa sa hapon. Sa atin, dito sa Buanga, kahit papaano, kahit gabi. 5 times a day, look at you nga, ang katawan mo, amen? Si Lazarus, no, sabi yun, si kwantos beses lang elita pwede kumi? Kada dia. And it was 365 day, every day. And the Bible is not very clear though, ilang taon na buhay ho si Lazarus. Pero ganun ho ang kanyang suffering. Sinasabi kasi ni Abraham ho dito, si Lazarus when he was on earth, his life was evil. Yung evil talagang masama ho ang nararanasan ho ni Lazarus. Now, the Bible said, ladies and gentlemen, dumating ang panahon na sila hong dalawa namatay. Ang una hong namatay si Lazarus. Bakit kaya, no? Ini-explain, narinig ko to, may mga aso na dumidila ho sa mga ano, sa
sugat ni Lazarus, probably sabi ho ng mga ibang Bible scholars, ang kinabatayo ni Lazarus was rabies. High fevers. Kinuhog ko, mamatay na siguro ko, ate. Bulak-bulak. Kita kayo ng tao na matay sa rabies? Nagbabaton sa noo siya. Sabi niya, Panginoon, huwag niyo akong kalimutan. Talaga hindi kinalimutan ni Lord. Excited si Lord. Anak, malapit na talagang matatapos yung suffering mo. Anak, you hold on. Hanggang sa last breath ni Lazarus, may mga anghel ho na nag-carry kay Lazarus. Dinala siya ho sa langit. Feel tempted talaga ako ibanggit ito mga kapatid. This is not my sermon. Pero ganito yun ang kalooban ho ng Diyos. Tayo ho, dapat magdi-desire na ang buhay ho natin dito sa mundo, we will live godly. Dapat ho, susundin natin ang Panginoon. Pero hindi ho dapat mamatay tayo sa rabies. Amen. Hindi ho na mamamatay tayo sa ulcer kasi wala tayong kinakain araw-araw. Hindi gusto ni Lord, yung buhay ho natin dito sa mundo, yun na nga, tayo nagsiserve ni God pero parang impyerno. Kasi ho, ang promise ni Lord is He wanted to give you a blessed life. Palakpangan doon natin si Lord. Yung mayayaman, maraming pera, no? So, doktor dito, doktor doon, no? Isang hilanap lang, ato ko doktor. Nalagyan pong vitamins, no? Ang kinakain, healthy, no? Good diet. Si Lazarus, wala, malnourished na nga eh. Yung germs, lahat po. Kaya nga, he was at the mercy. Pero yung mayayaman, dami ho. Kaya nga, mahaba-haba yung kanyang buhay. Pero ho, who was at the loss, it wasn't Lazarus. Ang yung mayayaman. Kasi at the last, nung sila ho'y namatay, on their eventual time, Lazarus went to be in the presence of God. Ang tawag ho nito, this was during Jesus gave this story before the cross. So there is this place, tawag ho nito, Abraham's bosom. It is still in the arms of God, in the presence of God, paradise. Pero tawag ho nito, Abraham's bosom. It's a perfect place, it's paradise. But sabi ho, I don't want to be very dogmatic on this. Sabi po dito, ang sabi ho ng mga Bible scholars, this was not heaven. This was paradise. Okay? Kagad, isang blink, pagkamatay ho niya, na-translated siya dun sa Abraham's bosom. Pero yung mayayaman, na-extended pa kanyang buhay, he went straight to hell. And you know what? Every single day, ano yung buhay ng convenience niya dito sa mundo dahil siya mayaman? Was the complete contrast and opposite nung nandun siya sa hell. Ang iyang pag-antos araw-araw ho, hindi ho kada oras, hindi ho kada minuto, every seconds na pifeel niya yung suffering ho sa impyerno. Yung ano po, yung apoy, yung uod na kumakain sa kanyang laman kasi ibibigay ang ulit ng Diyos ang anang buo nating pagkatao. At wala hong tubig, nagsasuffer, nagtut pa yung mga evil spirits na nagtutorture sa kanya. Basahin niyo yung full story. Nakikita niya yun si Lazarus, pero transformed na si Lazarus. No hay male sarnas, ni ale calvo, ni ale plakit, no? Bunin na kuwerpo ni suyo, kay the Lord renewed him already. The body of Lazarus was now angelic, was now heavenly. The body of Lazarus was now corruptible. Pero ho siya nandun sa impyerno, nagsasuffer. Tumatawag po siya at nananalangin po siya. Sabi, alam po ninyo, kahit sa hell, ang mga tao po ay nananalangin. Amen? Diba sabi ho ng Isaiah chapter 55, call ye unto the Lord while He is near. Seek ye the Lord while He may be found. Bakit, Pastor? May panahon pala na darating na si Lord ho ay malayo na? May panahon ba na pag tayo po ay tatawag kay Lord, hindi tayo didinggin ng Panginoon? Meron. Alam po ninyo, kahit daw sa impyerno, sabi ng Biblia, ang mga tao ay nananalangin pa din. At sinsirong-sinsiro sila dahil sa kanilang sitwasyon. But it will be a place where prayers are no more answered. Kaya nga dito sa mundo, manalangin talaga tayo. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, kailangan i-develop yung prayer life mo. Ha? Sige daw. Alam ba ninyo yung prayer? Hindi lang yung hiling ng hiling, humihingi-hingi.
Dapat yung relationship natin kay Lord ba? Diba, yung mga asawa natin, yung girlfriend ninyo, yung boyfriend ninyo, pag hindi kayo nakapag-test isang araw, lagot, lagot tayo, diba? Communication yan. Ganun din tayo sa Diyos. And you know what? Tingnan ho natin, kung titingnan ho ninyo, it will be your assignment. How was the suffering of the people there? It was such a dire place. It was such a scary place. Kaya nga ho, mga kapatid, hell is not a place na where we should, you know, aspire to go. It's a place where we should avoid to go. It's a place where, ladies and gentlemen, kailangan talaga gagawin natin ang lahat sa buong makakayaan natin by the grace of the Lord na hindi ho yun yung destinasyon. Amen? Amen. Now, this morning, let me explain. Sabi po ng mga marami yung Bible scholars na yung story of Lazarus and the rich man in the gospel was not just a parable. It was a real scenario which really happened. Parable, parabolo, yung sumingay, yung kwento lang, kabarakel, istorya ko. Diba si Jesus, marami siya mga parables na binibigay ho sa gospel. Ang parables ho, kwento lang po, pero may kahulugan. May tao pa ba ho dyan? Amen? Amen. Diba sabi ni Lord, there was a farmer. He had seeds. Ito ho ay itinanim niya, yung four grounds. Ito sa parable. May kahulugan. Pero ito ho, sabi ng mga maraming mga Bible scholars, ito daw ay hindi ho isang parabolo. Ito talaga ay nangyayari. O nangyari ho, totoo yung nangyari sa panahon ho. Sa panahon ho ni, ano, sa time, sa era ho, sa dispensation ho ni Jesus Kristo. Alam ni Lord kasi siya ho ang may likha ng langit at lupa. Totoo talaga may Lazarus ho. Siguro hindi yung si Lazarus sa Bible, yung kapatid niya si Mary at si Martha, pareho lang sa pangalan. At there was that rich man na nandun talaga sa hell, na na-experience talaga ho niya. Alam po ninyo mga kapatid, may tao pa ho ba dyan? Sa istorya, sabi ho dito, siya po'y humihiling dahil sa kanyang suffering. Humihiling siya kay Abraham, sabi niya, mayroon pa akong limang kapatid na nasa sa lupa. Siguro pareho din sa kanya. Yung ugali, yung lifestyle. Sabi niya, Lord, hindi ko sila gusto na pupunta dito sa impyerno. Dahil sa kanya nasasuffer, siguro, nawala na yung kanyang pag-selfish, ano ho? Iniisip niya yung kanyang mga, ano, mahal sa buhay na nandito sa mundo. Sabi niya, Lord, pwede sana na si Lazarus mandaos din kwan anda na mundo. Kay krese sila, si kwan akal chenehente, kani, resusitahta ba na, kwan na, sa libingan, magbabuhay na patay. Talagang makikinig, siguro sila makikinig kasi duro kasi kwan, korason. Sabi ni Abraham sa rich man, hindi yun mangyayari. Kasi dead people cannot anymore return to earth. Sabi ni Lord, sabi ni Abraham, ang choice ho ng Diyos, hindi ho si Lazarus. Sabi ni Lord, paano yun? Baka sila din makapunta dito sa langit. Sabi ni God, sabi ni Abraham, si Moses at ang mga prophets are already there. So probably, by estimation, itong storya na binigay ni Jesus Kristo sa panahon siguro ni Moses, sa panahon siguro ng ibang mga propeta ho noon sa Old Testament. Kaya na ho, gaya ho ni Moses at saka mga propeta, sila ho ay choice ng Panginoon. Ikaw at ako, choice din ni Lord sa generation ho natin. Ang choice ni Lord, pinapadala ni Lord dito sa mundo para ho mangaral ng salita ho ng Diyos, para maibahagi ho ang salita ho ng Diyos sa ibang tao ay tayo. Amen? Amen. Let me tell you, mapalad tayo mga kapatid. Hindi ang tao ang siya nagpili sa'yo, ang Diyos mismo ang nagpili sa'yo.
May kalooban si Lord sa iyong buhay. May plano si Lord sa iyong buhay. Pinili ka ni Lord, gusto ni Lord na gamitin yung buhay mo na para ho magdala pa ng iba pong mga kaluluwa ho sa kanyang presensya. Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. I wrote here, are there how many lost souls in hell today who are like to that rich man that they too are begging God for their loved ones here on earth? Diba? Isipin doon natin na noon ngayon sa impyerno, no? Yung mga tao na walang Diyos. Tao ho, na ang kanilang buhay ho, na yung dito sila sa mundo, they were living in complete sin, in complete wickedness. Every day, every single day, konsyuso sila, hindi ho sila, walang resto yun, hindi sila natutulog. Nagsasuffer sila doon sa hell. Sila din, iniisip din nila ang kanilang mga loved ones, yung kanilang mga spouses, mga brothers and sisters, mga anak. Sila din ay humihiling sa Panginoon, Lord, kahit hindi man lang ako, siguro hindi na mangyari na ako po'y wala akong purgatorio. Amen. Hello, sabihan mo yung katabi mo, sabihin mo walang purgatorio. Dalawa lang ho. Ang impyerno at ang presensya lang ng Diyos. Nothing, none in between. At alam po ninyo mga kapatid, ito ho yung katotohanan. Sila ho'y humihiling Panginoon kung pwede sana kayo magpakita din. Kayo din ay, ano, itong mga santos na nandito sa langit, siguro imimension nila din si Isaac, si Abraham, o yung mga apostol. Ipapadala mo sila doon sa kanilang ano, mga buhay ngayon. Siguro maniniwala din sila. Di ba? May mga kilala ba kayo na ang titigas talaga ng puso? May mga kilala ba kayo na kahit anong gagawin mo, talagang hindi talaga, ano, parang imposible as a creyente siyo. Yun din ang sinasabi, Lord, yung kapatid ko, ang titigas talaga ng puso, hindi yung maniniwala. Pero Lord, pag magpapadala ka lang, ano, ng isang, yung galing sa patay, mabubuhay, makiniwala yun, sabi ni Lord, no. Hindi ho yan mangyayari. Pero I can just see that in the back of my head. Maybe the Lord is also saying, He mentions your name to these people. He mentions, God the Father mentions your name to these lost souls. Sabi ni Lord, I am trusting to Delia. I am trusting to Jess. I am trusting to Hannah. I am trusting to Gina. Kaya nila yon. Hindi na dapat magpapadala pa ng mga santos dito sa langit o anghel pupunta sa kanila na mangaral. Yung mga anak ko, kaya nila yon. At ipangaral nila yon ang salita ng Diyos. At pag hindi sila maniniwala sa kanila, ay hindi din na maniniwala pag magpadala ako ng mga santos o anghel man sa kanila. May tao pa ho ba dyan? Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Lagay doon natin yung kamay natin sa puso natin. Sabihan doon natin si Lord, let's close our eyes. Lord, gamitin po ninyo ako. Pag ako po'y mag-worship sa Panginoon, nire-remember ko yung good past ko po. Yun po ang sinasabi ko sa Panginoon, kinakanta ko yun. At basta lang tumutulong yung luha ko po, di ko maiwasan yun eh. Yung goodness ba, yung irin, yun kasi sabi ng Bible eh, remember the goodness of the Lord, forget not all His benefits. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, saan kaya ako ngayon kung hindi ako ninyong tinawag? Sige daw, saan kaya ka ngayon kung hindi ka sinave ni Lord? Inisip ko, siguro ako, Lord, lasing ko ako ngayon, siguro ako addicted ngayon. Kundi nyo, yung problema ng drugs. Yung mga kaklase ko ngayon, kasi mabisyo noon, yung mga kaklase ko noon pala, no? Mabisyo, tapos, ano, tinitingnan ko sa Facebook, ang tatanda na po, wala na buhok. Kalbo na, no? Tsaka ang tatanda na ho, kasi kinakain na ng ano, ng alak, ng drugs. Inisip ko, siguro ganun din ako, Panginoon. May mga classmates akong nabaril, napatay. May classmate ako, early age ho, namatay ho sa
ano sa kanserosa atay kasi araw-araw yung ano yung nilulubog ka niya sarili ko sa alak. Inisip ko ba, Lord? But then I come to realize how good the Lord is to me that I am what I am today. Yung mga privileges, yung goodness ni Lord. Tingnan mo daw yan ang buhay mo ngayon. Yung goodness ni Lord, tingnan mo daw. Di ba ang bait ng Diyos? Saan tayo, saan ka kaya ngayon? Kung wala yung, sino bang nag-share sa'yo? Sino ba yung nag-lead sa'yo kay Lord? Sino ba yung unang nagtanim ho ng salita ng Diyos na hindi ho nahiya? Hindi ho natakot. Hindi ho nasayangan sa oras kasi marami hong mga tao na wala ko yung oras. Hindi, pumunta talaga, nagbigay ho ng oras, binigyan ka ng pasyensya kahit hindi ka nakikinig. Di ba dapat thankful tayo ni Lord yung taong yun, amen? Amen. Kasi binigyan tayo ng chance, kaya nga ho, na-introduce tayo ni God. Amen? Amen. Now, ladies and gentlemen, listen. Turn natin ngayon kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay natin. How He sent a servant, how He sent a messenger na nagsimula ho, na nagbago yung buhay natin. Yun din dapat gawin natin sa iba ho, mga kapatid. Amen? Dapat magbigay tayo ng pasensya. Dapat ho, alam ho natin magbigay ho ng panahon. Ano ho tayo, hindi tayo natatakot. Kailangan ho, mag-i-invest tayo, magbibigay tayo ng time ho para sa iba na maipangaral ho ang salita ho ng Diyos. Amen? Yeah. Palakpakan ho natin ang buhay ng Panginoon. Si Brother James pala nandito ilang beses lang. Yung mga baguhang members natin, si Brother James Garcia yung nasa likod ho, yung gwapong ano doon. Ano yan? Kuya yan ni BJ. Kuya. Hindi. Daddy yan ni BJ, no? Sa Manila lang kasi nagtrabaho, ano po. Minsan lang talaga makauwi dito. Masayang-masaya ako na nakita ko si Brother James. In-embrace ko talaga si Brother James. Parang teary-eyes ako kahapon. Birthday ni Brother James kahapon. 24 na po si Brother James. Pareho ko po. 24 kami, ano? Hindi ko talaga makalimutan yon. Nag-pray ako sa kanya kagabi. Doon ako naghapunan. Habang nililay hands ko si Brother James, ma-recall ko talaga vividly. Galing Quezon, ano kasi yan? Province, ano ho? Tagalog. At siya ho'y na-assign dito ho. First time na nawalay sa pamilya ho. Dito pa sa Zamboanga in-assign. Tagalog na Tagalog. Puro talaga. Yan si ma'am. Sexy talaga yan, maputi. Kasi palibhasa, ano yan, mistisa, Espanyol, at saka, ano, Hapon. Saka yung katawan yan, parang si Gracie. Matangkad, at saka sexy, ano. Pumunta yan sa amin, di ba, Sister Jens, nalala mo yun, yung bahay namin, yung personage namin, nandun sa Punapiti, third floor. Tingsi-tingsi na, dala niya si Sheila, best friends yan sila. Pastor, pwede mang kwento ko tigo? Oo, sa manjing. Pastor, may pakilala ko sa iyo. Kay Pastor man ko, love kayo, love ko talaga to sila. Yun ang unang mga generation na na-raise up sa church. Kisa man na, ma'am, kisa man na, Cheng. Ano ho, yun na nga si Brother James. Pakilala doon niya. Tapos ang unang tinanong niya, Pastor, akong sugtun. Oo, oh, inala ka faithful ang mga members ka ni Adto. Mga batangon. Dapat una ninyo sugtun mananghid sa pastor. Kasi tatay ako ninyo. Tinalayan si Brother James, kinausap ko po, sinairan ko po sa salita ng Diyos. I don't know, 10 minutes siguro yun, 15 minutes. Tinanggap po niya ang Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay ni Lord. 93 siguro yun, 94, I don't know, 94 ba yung Brother James? So parang 23 years ago, and the rest is history. Diba ang ganda ho? Isa din ako sa mga ministers na kami ho, nagkasalian sa kanila. To 1995, 96 ba yun? Tingnan mo si BJ, ayun ho, ang laki na po, ang gwapo pa. Ano ho? Praise be to the living God. I'm very happy kasi may bisita din tayo galing ho sa
Upper Sunitan, ano? May church dito si Nalvin, kanyang asawa, tsaka mga anak. Naalala ko kasi si Nalvin matanggal, ano? Nag-aral ka diba doon sa Ateneo doon? May ano, brother, may sister ito na nandito sa church. Ang tatanggal dito, dyan pa si Jeanette. Eh, palibhasa ano eh, eldest tapos lalaki, ano ho, supported sa tatay, Ateneo, ano ho. So, laki sa layo, dumno, sa una dumno. In-invite niya ng kanyang, ano, ng kanyang little sister, si Charmaine. Ako din na nagkasal nun. Ang kanyang husband, dito din yun, born again. Si Arniel, no, no? Yan. Nag-join ito evening service na doon sa likod. I don't know how he received the word of God, but at the time, nakisalayo talaga itong matang to, but would you believe it? Si Nalvin, ano ho? He's an evangelist. He's climbing to mountains, going to people that nobody dares or wants to share. Yung mga maliliit na bahay, yung mga farmers, yung mga ano ho, yung mga mahihirap, yun ang ano ho, kaya nga, itong itaw ni Bataa. Oh, naniwang, no? Pero mga bata ni mo doon, mga guwapa in town, ang imuhang asawa, o niya, tapos ang kanyang asawa pala, si Sister Ho is from Holo. She is a 100% Muslim, pero si Nalvin was able to bring her to the Lord, and the sister is loving God 100%. Dong, padayon dong ha. Padayon dong. Siguro I will just have to spend more time to you and help you shape some of your presentations. But obviously, you are young, you're passionate, and all you wanted is to deliver the word of God. But we need to, what is this, trim down some of your presentations in order for you to become more effective. Now, ngayon, gaya ni Brother James, gaya ni Arniel, may iba't ibang istorya tayo, mga kapatid. Panahon na, sa Tagalog? Atong time usab karun, na kung sa'yo na-receive nato noon, ano yung na-receive natin noon, ito din ay may ibigay natin sa iba. Isipin mo daw, iilang mga tao nga ngayon na ganun din, miserable ang kanilang buhay. Kasi, any person away from God, 100% talaga yon, miserable yan ang buhay. They will just pretend to smile. They will pretend to be wearing a facade, yung ano, yung, oh, okay lang yung buhay ko, ganun. Pero alam po ninyo, yung private life po nila, kinukuha nila yung kanilang maskara, ang kanilang tunay na pagkatao is in a mess. Kasi ho, yung wholeness, yung kagandahan ng buhay, ang direksyon ho ng ating buhay ay makikita lang ho natin sa Panginoon. Amen. Apart from the Lord, wala pong kapayapaan. Apart from Jesus, life is in a mess. Panatangan doon natin si God. Huwag natin ho i-fail ang Panginoon. Bigyan ho natin ng panahon ho ang Diyos. Hindi man talaga yun, ano ho, sa buong araw ho. Hindi man yun talaga, yung nagnanakaw sa oras ho sa ating buhay. Ang hinihiling lang ng Diyos ho, ano ho, ilang oras o ilang minuto ho na naibigay ho natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, kahit sa ibang tao, na maibahagi ho natin ang salita ho ng Diyos. Amen. Palakpakan doon natin si God. Hallelujah. There are three things I would like to discuss this morning. Are you still with me? Amen? Okay. Number one, sa Biblia ho, God even denies the angels, but His only choice is always the saints to declare the word of God. Lagay ho doon natin yung kamay ho natin sa puso natin, sabi ho natin, I am a saint of God. I am a saint of God. Ang santos ho ay yung hinugasan ho ng banal na dugo ng ating Panginoon. Nung tinanggap po si Jesus, kaya nga righteous tayo sa mata ng God, kasi tayo ho'y nahugasan ho ng banal na dugo ng ating Panginoon. You are there for a saint. All of us, therefore, are saints.
Alam po ninyo sa Biblia, mga kapatid, kahit ho mga anghel, hindi ho yan sinusugo ng Diyos noy, manganal kayo, magpipreach kayo. Kasi alam ng Panginoon, hindi ho yun kayang gawin ng mga anghel. Hindi ho yun naiintindihan ng mga anghel. Ang palagi talagang pinupuntahan, palagi talagang inaasahan ni Lord ay yung mga mananampalataya, yung mga santos. Alam niyo ba mga kapatid, God has high regard on you and on me. Mataas talagang pagtingin ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Believe si Lord. You listen to me, folks, brothers and sisters. Minsan, wala tayong kumpiyansa sa sarili natin, no? Kulang tayo sa kumpiyansa sa sarili natin. Tingin natin sa ating sarili, yung mababang-mababa, yung esteem ba natin, tingin natin sa ating sarili. But alam mo ba, mga kapatid, ang tingin ni Lord sa'yo, talagang nag-i-expect ho ng marami ho si Lord sa'yo. Kasi alam ni Lord, kaya mo. Amen? Amen. Bakit kaya natin? Kasi alam ni God, binigay kasi niya ang kanyang grace eh. Binigyan tayo ng Lord ng strength. Why He trusts on us? Why He believes on us? Because He gives us the strength and the grace. His faith and His trust is not on our human abilities. His trust and faith is on the grace, His grace that He is on us. He is in us. Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Wow. May istorya ho, sa Acts chapter 10, may ballpen kayo? O tingnan ito ninyo sa inyong mga bahay later. Beginning verses 2 hanggang 5, Acts 2, 10 to 5. Naalala niyo yung istorya ni Cornelius? He was an Italian general. He was righteous pero he was Gentile, di ba? He was believing in Jehovah God. Sabi ng Bible, palagi siyang nananalangin at nagbibigay siya ng alms. Nagbibigay siya ng tithes and offering. Sabi ho dito sa verses 2 hanggang 5, ito yung ano, yung paraphrase. He saw clearly in a vision an angel of God, and he said to him, send men to Joppa and bring one Simon, he's called Peter. He's lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. Yung mga old places, yung mga old names sa Holy Land, Jaffa, have you heard about the city of Jaffa? Noon, sa panahon noon ng mga apostolis, it was Joppa. Isang araw daw, ito si Cornelius, siya ay Roman ano, general, ano? Ang kanyang station was in, Samaria or in Judea ba? While he was in prayer, he was a Gentile, hindi siya, ano, Hudyo, pero nananiwala siya ni God. The God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Suddenly, an angel appeared before him. Ano kayang gagawin mo pag makakita ka ng real na anghel? Rare times lang nangyayari yan sa Biblia, mga kapatid. Kahit sa ating panahon, angels are real. Even this morning, angels are all around us, helping us to worship the Lord. Amen. Amen. Sabi ng Bible, He sent His angels to charge over His people. Every day, may bata, oh. Magbasa kayo ng sambuanga today, ngayon. Si pastor pala ay sumusulat po. I write by God's grace in sambuanga today at sambuanga times. Every day. I wrote the story, ito ay nangyari noong Thursday. May isang nanay, Thursday or Wednesday, umuwi ho, patungo ho sa Pasubolong. Nakasakay sa habal-habal. Yung bata, 8 months old, nilagay ho sa jacket kasi against the element. Habang nagmamanay ho, Brother James, yung habal-habal sa Pasubolong ba? Di ba may masamang ano ba dyan? Broken road? Yung jacket ng babae, yung arm, sa hangin siguro, sir, pumasok yun sa rueda. Kinain yung arm ng jacket. Sana, the arm of jacket was pulled by the rueda. Alam po ninyo, hinatak yung bata, nahulog yung bata, bang! 8 months old. Iyak na iyak ang nanay. Pag nanay ka, ano gagawin mo?
dai inyong mga bata o guwapang-guwapa, babae ikmatsu. Yale ba sila alya na serka lang man Sister Gino alya na China no? And the hospital eh pantao makin el mga nurses. Nyurando el mga nurses. Abla sila pakilaya pakimodo ya pasa. El gente e grande gane si tahay na motor tamuri gane mahpaka el bata 8 meses pa lang. Pero eh pantao el doktor pati el mga nurses nyurando. Kaya sabi nila ho, ang bata ho, gasgas lang, pero kahit isang buto, wala hong nabalik, buhay na buhay ang bata. Palapakan na natin si Lord. Tumatay yung palaibo ho. Totoo ho ang Diyos. Amen. He sent His angels to charge over us. Dapat ikaw yung nabaril, dapat ikaw yung nasagasaan, dapat ikaw yung na-rape, dapat ikaw yung na-kidnap, pero hindi nangyari yun. Kaya lang iba nga. Kasi si Lord, pinipreserve, pinoprotect niya yung buhay mo. Amen! Amen. Palagpakan na natin si Lord. Si Cornelius ba? May anghel na bumalaga sa kanya? Tanong ko sa sarili ko po, bakit ang anghel sabi pa niya, "Uy, Cornelius, puntahan mo dun si Peter, nandun siya ngayon sa kabilang ano, syudad, sa Joppa." Siya yung mag-explain sa iyo, ha? Ano yung, kasi naghahanap ka ng kaligtasan, hindi ko ma-explain sa iyo, anghel ha, anghel, galing ang langit. May ano dun, preacher ang kanyang pangalan, si Simon Peter. Nakatira siya, nandun siya sa tabing dagat. Ang pangalan ng ano, tinirahan niya, si Simon din. Papuntahin mo, siya yung mag-i-explain sa'yo anong ibig sabihin ng gospel. May tao pa ho ba dyan? Amen. And then sinabi ko kanina mga kapatid, kahit si Lord, hindi siya believe sa mga anghel when it is about salvation. Alam niyo ba, kahit anong bagay pwedeng i-explain ng mga anghel. Math, science, geometry, iba ho sa kanila nag-disobey ng God. Nahulog ho sila sa langit ho at they are now in another hell called Tartarus. They are suffering. Sabi ho ng mga Bible scholars, many, many years ago, some of them went to South America, appeared to the Indians, and gave them heavenly knowledge about science, about math. That's why they were able to build the pyramids in South America. Some of them went to Asia, kaya nga yung Angkor Wat. Some of them as well went to Egypt, kaya nga they build the pyramid. After all, why did, yung ano ba, yung tawag nito, yung wisdom, yung ano nila? Sabi yung ng Genesis, yung mga anghel, di ba, bumababa. Sila ho ay nakipagtaliko sa mga babae, anak ng mga tao ho. Kanilahong mga spring ho, nagiging mga giants of the earth. We call this as the Nephilim, sabi ho ng Biblia. Yung kanila ng ipino sa atin, isang row lang, sa kanila ho, dalawang rows. Ang iba ho sila, freak, may tatlong mata ho. Totoo ho yun mga kapatid, amen. Si David nga, he slain one of the race, si Goliath, amen. May apat po siyang kapatid. May tao pa ho ba dyan, amen? So, yung mga anghel, alam po ninyo mga kapatid, extremely ano yan, yung knowledgeable and wise. Pero nakapagtataka sapagkat ang anghel ho, hindi siya makapag-share sa ano, kay Cornelius. Kailangan ano pa? Si Pedro pa. Kaya nga si Pedro ang nag-share. And you read the entire story of Acts chapter 10. Si Cornelius, together with all of his soldiers, they listened to the word of God and they were filled by the Holy Spirit. Naslain ho sila, nag-speak in tongues ho sila. And you know what? God started to work great and mighty things sa kanilang lugar dahil sa conversion ho ni Cornelius. May tao pa ho ba dyan? Amen? Amen. So when it's about the gospel, si Lord, ang choice talaga niya palagi ay ikaw. Amen? Pero sa aplagan niya kita, Lord, may tiempo, Señor, no kaya yo.
Sabihin mo yung kapatabi mo, sabi mo, do not fail God. Ako po'y masaya kasi talagang binibigay ho natin yung besto natin ngayon na magawa talaga natin yung discipleship natin sa church, yung big group. Wala akong pera na naibayad sa inyo, hindi kasi akong boss ninyo eh. But alam po ninyo mga kapatid, every time na tayo ho ay magbibigay ng oras, every time na tayo ho ay magbibigay ho ng dedication ho natin para ho sa iba, hindi ho ninyo yan ginagawa para sa ating sa akin o sa simbahan. Ginagawa ho ninyo yan para sa Panginoon. God is the happiest to see you giving your time for Him. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan doon natin si Lord. God is counting on you. We cannot fail Him, ladies and gentlemen. Amen? Amen. Nung Friday ba yun, brother? Si Brother Peter, o Thursday ba yun? May isang kapatid si Brother Peter, ang kanyang husband ho ay nagkasakit, 70 years old. Wala hong diagnosis. Bakit kaya gano'n, no? Magkasakit yung tao na walang diagnosis? Tsaka ano pa, magpipre-departure, you know ano yung pre-departure? Yung before the death, no? So pinuntahan ko sa, nag-request ng whole family nila kasi yung Rico family, I am the pastor. Tapos inisip ko talaga si Brother Peter at saka ang kanyang asawa, yung kanilang dedication ni Lord, kasi Chin Chin, si Sister Claire. I cannot say no to the family. But Brother Peter, God knows, tanungin ni Sister Delia, talagang punong-puno ako nung araw na yon sa schedule ko po. Pero nung nalaman ko po na nasa hospital at ilang araw na tumawag si Brother Peter sa akin, sabi ko, kailangan puntahan ko to. Pumunta ako ng doctor's hospital, naka-host na po. Tsaka, gumagano'n, no? Right on that moment, the Lord was telling inside my heart, son, hindi pa yan pumanaw kasi hinintay ka. Hindi ko pa yan pinauwi kasi hinintay kita. Yung sinabi ba ni Lord? Sineran ko yung naka-comatose na ho. Sineran ko yung tao, pinagpipray ko, nilig ko sa Panginoon. Yung anak ko, Brother Peter, sabi sa akin, siguro midnight na wala nang hininga yung brother-in-law mo, following day pa, pagkalaman niya na pa. Following day, early dawn. Nung nalaman ko, inisip ko nga, Brother Peter, kung hindi ko yun pinuntahan. May isang beses pa nung December na eh. Si Teresa, yung busy ka jokil na eh. Yung care natin ba, sabi niya, Pastor, may kaibigan ako, kanyang tatay. Tatay ba yun? Nandun din sa doctor's hospital, Pastor, pwede tiyanak. Alam ko kasi si Teresa, kaya ni Teresa, tsaka talagang will yun ni Lord na gagamitin ka ni Lord. Hindi ko tinago si Teresa, pero sinabi ko ang katotohanan. Sabi ko, Nek, pag mamamatay yan, hindi mo na sineran, babalikan ni Lord, ikaw. Alam mo yun, Nek, di ba, Nek, na-execute? Yan siya rin yung unele. Na-open yung mind ng bata. Alam po ninyo, si Teresa, she is a quiet and a reserved sister. Pero yabdale conmigo, yadol el Holy Spirit, yanda konele, yadchenele kurahe. Nandun yung pamilya, sinira niya yung nasa hospital. Pinatanggap niya sa Panginoon. Ilang oras nun, di ba? Yadisbibili niya, no? Alega ka si Teresa. Nga story ali conmigo, di ba? Na tayo'y nakagawa sa Panginoon para kay Lord. We cannot fail God. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, you cannot fail the Lord. Sige na. We cannot fail God. We cannot fail God. Pangalawa ho, mga kapatid, may tao pa ho dyan? Kayo may sumusunod sa akin? Okay. Iba kasi pag may kuryente, tsaka aircon, Pero, I'm trusting the Lord. Pangalawa ho, God entrusted to us the only hope of humankind. I like us to say the word, only hope. Only hope. Ang
kaisa-isang pag-asa ng buong universo. Kaisa-isang kasagutan at lunas ho ng universo ho, mga kapatid, ay nasa iyong kamay. Amen. Ang kasagutan ho ay si Jesus. Amen. Kailangan nga ibigay natin yun. Amen? Amen. Sa araw, Sister Delia, tariklamali kay Duele de Suyo Cabeza. Sabi niya, bilhan mo ako doon ng ano, ng, ano yung group-groupin? Ano yung Sister? Advil. Advil. Exam ko man, nakalimutan ko talaga. Hindi na lang, ano, nakwento si Sister Delia, sa wala kang palito Advil. Takin niya po ng bulo. I ignored her, I want to sleep. Dapat binilhan ko siya at that time para ano, ka-headache, ano. But alam po ninyo mga kapatid, ang mundo ho, it's more than just an ordinary headache. Yung sin, amen? Nawa ko kay, ano, kay Duterte, ginagawa niya ang lahat. Pero yung mga tao po, kasi ang kasagutan ho mga kapatid, yes, ano ho, God send ho tong presidente ho natin, pero ang kasagutan ho, nagsakit ng Pilipinas ay si Jesus. Amen. Amen? Nasa kamay mo yan, itatago mo ba yan? Kailangan maibigay natin yan, amen? Amen. Sa madami yung paraan, kaya mo kapatid, sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya mo kapatid. Kaya. Talagang, ano yan, ang epekto niyan, kaya mo. Kausapin mo, tingnan mo yung mukha, sabi mo, kaya mo yan kapatid. Kaya. Sabi mo, kailangan mangaral ka. Sige, sabi yan, kailangan i-share mo yung faith mo. Kailangan i-share mo yung love ng God mo. Kailangan. Malaki talaga privilege ni Lord na binigay niya sa atin, ano ho? After our church, I will rush to a radio program. I will play music for 2 hours. Kakapagod yun. Pero ginagawa ko yun kasi iniisip ko kailangan mag-share ng word. Dami akong mga followers sa mga kapatid. Tapos 2 Sunday ako wala kasi exam namin. Mamaya, Mr. Nice Guy, miss namin ang boses mo. Kumakit na ni sa masawa. Sige lang, sit. Okay lang, sit. Lalaki to, sit. Hallelujah. Tsaka araw-araw ho, sumusulat ako sa, ano, sa kailangan. Minsan ho, yung pagod masyado, yung alam mo na, yung you are into many things. The same time, I'm a student, no? I'm a father and I'm a minister. But I will have to give time. Alas 11 na gani hanggang alauna, hanggang alas 2. You will know where pastor is. I'm before my computer. I'm writing an article. Hindi lang an article. I'm writing articles. So sa Buanga Today, I write current events. Ano yung mga nangyayari dito? Isa sa mga unang makakalam yan. Tayo ho. Ano ho? Connected po si pastor sa e-media. Yun ang sinusulat ko. At the last, meron anong nilalagay kong bersikulo. Tingnan ninyo, yung hindi pa na, ano, punta kayo sa downtown, you check sa Buanga Today, sa Buanga Times. You go to the inner page. Nandun yung picture ko. Praise the Lord. Pero yung ano, yung sa Buanga Times talaga, daily sa Buanga Times, araw-araw sumusulat po ako ng salita ko ng Diyos. Sa araw, may taga-Ateneo. Pahala niya si Shane. Di ko alam ano ang apelyedo, lalaki ba o lalaki, babae. Meron silang ano, professor sa eugenics, anong tawag niyan, Jay, sa ano ninyo? Philosophy. Parang ano ho, yung kanilang professor, hindi ba naniniwala sa Diyos. Ang tanong ho ng professor, pag may Diyos, bakit may evil? Pag totoo merong Diyos, bakit may na-rape sa bypass road? Pag may Diyos, bakit yung mga, anong tawag ito, yung mga fisherman, yung hulbot-hulbot, in-strain, pinatay sa ano, sa sanggali? Kaya sinabi ko na ano ba, yun din timing araw na yun, ang sinulat ko sa Zamboanga, sa Daily Zamboanga Times, na despite there is God, alam po ninyo, nandun kasi yung cell number ko, nagtekstong batang to, sabi niya, Sir, salamat talaga ha, nabasa ko po
At saka yung sinabi mo yun, ang inanzel ko sa professor ko kanina. Diba, ang ganda ko na feeling. Year 2000. Na panganak ka na ba at the time? May isa hong nanay, dinala ho ang kanyang mga anak sa church. Simbahan na natin, dun sa baba, si Sister Daisy. Sabi niya, excited, Wednesday ho yun. Pastor, ako si ano, ganyan. Anong oras ng pagsamba ninyo? Pwede ako pumunta dyan? Sabi ko, yes. Yun ang unang time na pumasok sa simbahan si Sister Daisy. Dala niya si Amam, si Gabby, at saka si Danica. Ang liit pa talaga. Tingnan mo si Amam ngayon, elder na ng church. Kapapanganak lang ng asawa. Prayer ko kay Lord, Lord, magpadala ka pa ng iba pang mga souls sa kingdom mo, Lord, sa church. Yung nakabasa sa column. Sabi kasi, pumunta ko sa office namin. Yung daily sambuang, may tao pa ba dyan? Yung daily sambuang at times sa Sakamua Today, umaabot daw yan sa probinsya ho ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at minsan daw sa Malaysia, sa Dilsur, sa Sibugay, at saka sa Sibugay del Norte. And then yung mga eroplano na galing sa Buanga, mayroon ding copies. Tawag ito, yung PAL. So ang sabi ko, Lord, di bale na, kahit pagod or may compensation or wala, gagawin ko yun. Kailangan i-share ko yung word mo. Now listen to me. You don't have to be a writer to speak the word of God. You know, mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo, you don't have to be lengthy in the word. Minsan, no, it will just take a little invitation. Sabihan mo, you just go with me. There is this place I am joining with. I feel good every time I go and I join. Would you come? It will just take that simple invitation. And this will lead me to share to you, ladies and gentlemen, the last point. May tao pa ho ba dyan? Sana you are bearing me time and you're receiving the word of God the last. Here is a caveat. Caveat is a warning. Not all may believe. But regardless, we still have to faithfully speak the word of God. Di ba, Donald, magsaka ka sa bukid, no? Bilin tanan, maminaw ni mo, no? Katawan pa ka na ikaw sa ay, biayon pa ta. Hindi ho lahat. Kailangan mag-i-expect talaga natin tayo niyan na pag tayo po'y maaral, hindi ho lahat, bubukas ang kanilang tenga at bibigyan nilang buhay nila sa Panginoon. Karamihan nga, hindi talaga maniniwala. Warning ho yan. But you know what, ladies and gentlemen, kailangan despite, we need to faithfully share the word of God. Kailangan talaga, ano natin yan, it is our solemn and sacred duty to the Lord. Araw-araw sa buhay ho natin, kailangan mapakita ho natin ang ating liwanag. Kailangan ma-share ho natin ang love ni God. Sabi ho ni Jeremiah, I will close in here, chapter 7, verse 27. Jeremiah 7, verse 27. So you shall speak all these words to them, but they will not listen to you. You shall call to them, but they will not answer to you. Kawawa naman si Jeremiah, no? Ang kanyang ministry. He lived kasi on a generation where people turn their hearts and lives to the Lord. Backslidden Jerusalem. Backslidden Israel. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, kailangan mangaral ka, pero bibigyan kita ng caveat. Bibigyan kita ng warning, Jeremiah. Sabi ni Jehovah God, mangaral ka, pero yung pangangaralan mo, hindi maniniwala sa'yo. I-share mo yung word na sinasabi ko sa'yo, pero hindi makikinig ang mga tao sa'yo. Grabe naman, oh. Nakaranas na ba kayo ng akel, blanka-blanka yan na dito yung prentera gawin, tanhiwi elhente. Nansi na ba sila Chubacano ni akel? Isa na sa Bisaya? Anong, mangyamid ba? Usa na sila Chubacano, John? Yeah. Tanyamyamid lang siya. Pero Sister Jean, akel? Alam mo na? Istanbul ka ba? Anya ka, ay, nakre kami si Contigo. May kasama ako nun, tinapunan ng ano, ng isang baso ng tuba. May iba ho mga simbahan, pag nagpe-praise and worship sila, naiingayan yung mga kapitbahay, binabato ng tae.
Salamat sa Panginoon, wala yan dito, ano po? Amen? Pero pag mangyayari yan, di ba, lang kailangan mag-faithful tayo. Ladies and gentlemen, I'm trusting the Lord na yung word na pinage ko ngayon, di dito sa akin, galing ito sa Panginoon, mag-impact ito sa atin. Mga kapatid, hindi ho enough, hindi ho sapat na linggo-linggo tayo lang ang pumupunta sa church. Hindi ho sapat na ikaw lang ang siyang pwedeng pumunta ho sa kaharian ng Panginoon. Hindi ho. Kailangan umayo talaga tayo, mga kapatid. Kailangan ho, maibigay ho natin, maishare ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba ho. Nagihintay ho sila sa atin. Amen? Na-receive ho natin ang salita ng Diyos. Tayo ho'y mananalangin, mga kapatid. Tayo po'y tumayo. Let's come to the presence of the Lord. Saya ho, bili na saya ho, bili na.